Alright mga kaibigan, game number 2, TNC versus Boom ID best of 3 series. At panalo na ng TNC. Panalo na ng game 1 yung TNC, medyo slight comeback lang yung nangyari doon. Kasi nakita naman napit natin yung graph, medyo hindi ganun kataas, no? Yung kinambak, mga siguro ganun lang, mga medyo slight lang na curve. 4K, this biglang swing all the way, naging 29K na sa dulo. TNC. Pero ito, ang tanong, makakapag-force ba ng game 3 yung Boom ID? Sa recent patch, yung kakalabas lang, na-nerf yung Sven, nabawasan yung armor shield. Yung base armor. Base armor. Yung base na shield, sorry, dun sa Warcry. Oo. So, binan din dito yung Boom ID. Ayaw din lang makita yung Sven, EU, Tuskar, Kungka, AM, pati Nature's Prophet. Para naman sa side ng TNC, Luna, Elder Titan, Jug, of course, yung Undying. They started with Shadow Demon, Pugna dito yung Boom ID. Ayan na naman, no? Ano na naman ba yan, no, Eugene? At ayun, Magnus at saka Shadow Shaman. Ayan. So, shoutout nga pala sa mga nanonood sa atin, General Tuna and Nate will be your casters for the rest of the series. Ang tagal nagsimula. Oh, sobrang tagal nagsimula. Ayan. Shoutout nga pala dyan kay Dan. Ayan, ang nanonood ngayon. Dan, nakapaglinis ka naman ng bahay. Ayan. So, may patch kasi na bago. Pero hindi naman siya big patch. It's just minor buffs and nerfs. Tapos, yung patch bug fixes siguro na nilagay nila. Ayan. Si pinapa-shoutout ni Marlon, si Joan Grace. Third pick ng TNC. Ano kaya ang sagot nila dito sa Pugna? Agad-agad nakapag-pick ng PA. PA Magnus combo. Oh my. At least mayroon namang Pugna dito, yeah. I guess, for the Decrify. Tsaka kapag naman mag-commit sa isang hero yung TNC, may disruption naman na lalabas pwede from the Shadow Demon. So medyo may konting pamboset. May konting pamboset. Ngayon lang nagsimula. Lahat talaga tayong magagawa. Eh, masyado silang matumal eh. Masyadong matumal yung event eh. Na mamaya, di pa maaabutin sila ng hating gabi sa PUBG nila mamaya. Dahil sa ginagawa nila na to. Seryoso. Oh, PUBG kasi yung priority nila pero nilagay nila sa upfront stage yung TNC. Mm-hmm. Kaya na-halt yung PUBG so far siguro kasi PUBG kuno. Kailangan sa taas yung PUBG. Siguro maaabutin sila ng hating gabi sa PUBG. Kaya pinagbigyan nila yung TNC. Sige, grand finals gawin natin sa main stage. Earth Spirit ni Axel. Ayan, Earth Spirit ni Axel. Ganda. Oh, Tulugong Boys from Zamboanga, nagpapa-shoutout. Last pick AM, ban po AM. Ayan. Nikes, wala ka nang maluloko dito, Nikes. Yan no, familiar face yung badge mo. Anong new? Wala ka maluloko dito, ano ka ba? Game 2 na po, game 2. Game 2, grand finals. Ng Predator League. Best of 3 lang best to. Best of 3 lang. Ayan. Hindi siya best of 5. Oh, hindi best of 5. Buti na nga, hindi best of 5. Tinagalan pa nila. Best of 5 sila. Ano? Wala nang PUBG. wala nang PUBG na mangyayari kung best of 5 pa nila to. Siguro ganun katagal yung break. In-between games, sobra 15 minutes yung break, di ba? Tapos delay pa sila ng isang oras. 11 a.m. dapat, naging 12 something. Yeah. Oo. And from Riyadh KSA, si Glenn. Ayun, si Emma Andrew nanonood ngayon. TNC nanalo game 1. At ayun, magpapack mid ba to? O pack offlane ni Kuku? Kung magpack offlane sila, Magnus support sila dapat. Basta yung pack kasi either mid or offlane yan. Tapos yung Magnus. Easier offlane or 4. Yeah. Kaso dati ba nag-run yung TNC ng Shadow Shaman offlane? May DPC points? Wala po. It's just an event. It's a normal event. Sa Bangkok, Thailand. Bangkok, Thailand. Ha? 3:30 yung PUBG. Good luck. Ha? Good luck sa 3:30 nilang PUBG. Ayan. Erangel yung map. Good luck sa 3:30 nila na PUBG. Ayan. From Singapore, ayun. Si Lepi. Pinapasyatan yung tropa niya sa Marikina. We'll see anong fourth pick dito ng Boom ID. Second game na, yes. Ayun, Lifestealer. Sakto lang, may sakay sila dito. Earth Spirit Lifestealer.
Oh, life earth spirit to ni Axel. Yung earth spirit Axel crazy build. Ano yun? Ano nga yun? Basher, Madness, Daedalus. Oh. Ayan, earth spirit ni Axel. Mid earth spirit tapos Basher, Madness, Daedalus. Let's go Axel. Pero gagi ang galing ni Axel dun. Nambubugbog. Prize money para sa champion, like 75,000 para sa first place. Sa second place naman 30,000. Overall 120. Overall 120,000 para sa ano. Okay, Dong Koy dito sa Japan nanonood si Rocky. Ayan. Pervian is here. Here we go. Uyuro. Easy 4 million. Yun nga eh. Hanggang third place lang actually pala. Hanggang yung price mo, $15,000. So wala nang walang mauwi yung kapag, lota. Pag 4th to 10th, wala na. Oo, wala nang mauwi. Shout out na lang. Yung bayad nila. Oo. Yop, taga-yo-yo ka na lang talaga, no? Panalong-panalo yung ES ni Axel. Oo, paya si Sir Mike. Sabi niya, ano, tatalong din to mamaya-maya. Yun, dito malong. Ganda pa yung electric niya yung nag-charge yung Spirit Breaker. Pag-charge ng Spirit Breaker, diretso sa lunong bola, nung gulong. Ayan, shout out sir. Ayun, nandito ako sa lobby. Si Bobot Alvarez. Asang bang lobby? Lobby ng game? Ayan. Baka naman. Pa-watch game na lang kami sa'yo. May DPC to? Wala. Wala po. Walang DPC to. From Dubai. Ayan, si Jeron Barre. Jeron Bryan. Walang kinalaman yung Valve dito sa tournament. So, kumbaga, wala lang. Di siya minor, di siya major. Just sa tournament. Same din sa next coverage natin sa ESL 1 Katowice. Hindi siya, Di siya DPC. At saka din ang DL Macau. Di sila kasama sa Dota Pro Circuit. Ayun. Taga-Amarilis ka ba, Sir Bobot? Ayan. Taga marami kasi nakakilala sa atin taga Amarilis eh. Meron akong na-meet sa Kwan Kapon sa elevator na taga Amarilis. Pero yun, DK. So DK mid, dami pwedeng sakyan dito ng life stealer. Especially kapag maka-blink or shadow blade nung DK initiation. So last pick ng TNC. Ito dito na din malalaman kung pipick ba sila ng kasi ang dami flex pa eh. Pack Magnus. Pwede na i-offlane yung pack, pwede na i-mid yung pack, pipick sila ng support, di ba? Maraming pwedeng option yung TNC kaya pang gulat-gulat na lang. Ayun. Shout out from Fairview si Ren Zion German. Dazzle last pick. Kung magda-dazzle sila, pwede naman. Makes sense. Pwede rin. Pero kasi Dazzle versus Lifestealer sa lane kapag itatapat mo. As offlaner, yun yung iniisip ko. Pero personally, ayoko yung tiny kaya pick nila. Personally kasi ayoko yung Magnus na support eh. Medyo useless siya sa lane. OD daw. OD. Si pwede Far rin. Pehesto nanonood ngayon. Hello, shoutout sa'yo. Walang DPC yung West G. Guys, walang DPC yung West G. Kapag OD kasi may katapat silang Pugna eh, yung mahirap eh. Pag ganun, imimid na lang na rin Pugna, tapos Dragonite na lang yung offlane ng Boomerang ID. Kaya medyo iffy yung OD pick eh. Pero 3 seconds, okay, de-design nila dito. Ember Spirit. Alright. Okay. Ember Spirit. Not bad, makaka-lane din siya versus DK. So support nga na Magnus and offlane na pack. Para dito sa side ng TNC. Sige. Magnus. O yun nga eh. Ember PA. Yun talaga. Makikinabang talaga yan. Ember PA. At least hindi sila all in sa PA lang. Meron silang damage. May Magnus. From, may Ember Spirit din sila. Yeah. Then yun iisip ko na ano eh. Na damage. The Virgin Magic. Magic Ember Spirit or the Chad Physical Damage Ember Spirit. Seryoso sa mga memes. The Chad Physical Damage Ember Spirit. The OG Ember Spirit. No, Miracle Ember Spirit. Eternal Envy Ember Spirit. Alalang-alala ko ba yung Divine Rapier? Isang Slight of Fist lang nakakaubos ng tatlo. Umuso lang naman yung Magic na Ember Spirit na lumabas yung talent na may yung Magic Amp. Resistance amp. Tapos they couple it with the yung Veil of Discord. Yes.
Ayun. Ba't nandyan Lotak? Where's Lotak? Si ano? Si Ayu. Si Ayu pala. Tama, si Ayu. Ember ni Thompson sana. Pwede. Pwede. 2-0 daw. Ayan, 2-0. We'll see. Pero ito, pakilala na agad natin heroes natin sa magkabilang team partner. Pakilala mo na yung TNC. Eugene, palitan mo yung logo kasi baka punahin ka na naman ng mga kuya natin yun dito. Na, pero dito sa side ng TNC, si Kuku will be playing the puck. At si Teams naman sa kanyang Shadow Shaman, Armel on the Ember Spirit. Gabby naman sa kanyang PA and AU. Standing on the Magnus. At para naman dito sa side ng Bumay D, we got Kez Cute sa kanyang Shadow Demon, Mikoto. Oh, mid-pug na. FBZ, DK, si Ferbian Lifestealer at Jocam Earth Spirit. Ayan. Oh, sabi sa iyo eh, di mo pa nababaliktad yung logo, baliktad logo agad sila eh, di ba? Oh. Oh. Sabi sa iyo eh, kaya kailangan namin ng TD na maayos. Bayan. May ibig sabihin nun. Fired na ba? Para ikaw na mag-ikaw, graphics ka na lang talaga. Uy, si Vermont nag-send ng 100 stars. Thank you. All right, let's do this. Shout out. Ayun, si Papa Gio kasama ni Justin na nanonood ngayon. Ayan. The battle begins. Bounty run. I think dalawa lang naman yung makukuha ng magkabilang team. Wala pang alitan so far. And he's trying to scout out the lanes para makuha na yung optimal na laning dito. Kasi si Kuku nandito pa sa taas eh. Undecided pa yung TNC. Pero mukhang bot na ang gagawin dito ni Puck. Oh, Ember up against the Pugna on the mid lane. Doon naman sa top, makikita natin yung Magnus. Kalaban doon yung DK. At yung baba, magta-try lane. Etong Boom ID, making sure na makakapag-farm ng maayos yung lifestealer nila. Best of 3. Ayan, best of 3 po. Uy, nagpapa-shoutout kay Idol Eugene. Ba't mo ina-idol si Eugene? Sino yan? Yung ina-idol mo, yun po sino pa yung... Ano? Ah. Lakas na we. Ba't yung mga ina-idol mo yung yun. Tagalan niyo nang mainis yung magpa-PUBG mamaya. Bad trip talaga yung magpa-PUBG. Inis talaga sila. Yun nga mga sir, pero yung pack dito ha, ni Kuku ha. Mag-isa siya dito sa baba. Insecure din nilagay din nila dun sa top yung mga katropahan nila. Ayan o, si Gabby, si EU. And of course, si Tims nandun sa may top lane. Kay Tongtong Poleng, dali ng Alliance Cafe. Ayan, hello. Nako, ginawa na rin sa taas. Si FBC, kailangan mag-ingat dito. Po, may pang-cancel pa naman sila ng TP. Pang-block sana yung gagawin ni EU dito eh. Ayan na, shuffle. Ay, oops. Level 1 pa lang to eh, wala yung lubog eh. Naku, di nila makukuha. Grabe naman nun. Sakto kasi yung breath fire dun. Yung damage reduction 25%. Oo. Di na talin napatay. Kulang yung damage. So, game 2 pa lang po. Game 2. Game 1, panalo TNC. Last hit sa Denise, Ember, pati yung Pugna, toe-to-toe. Dito sa may mid lane. Although yung mga carry nila, lamang lang ng konti itong lifestealer. Kuku, he has to make sure na hindi siya mabigyan dyan sa may baba. Kasi pag nagulungan siya ng Earth Spirit, ayan o, pag nagulungan siya ng Earth Spirit, wala yung Shadow Demon eh. Pagkasama yung Shadow Demon, pwede yun. Pagka level 3 na itong Earth Spirit na ito, pwedeng siya kumuha. Kasi may silence na siya makukuha. Medyo magnetic grip na siya eh. Kailangan lang mag-ingat ni Kuku sa paggagamit niya ng Illusory Orb. Ayan, katulad ng ganyan. Mas maharas mo na talaga itong si Kuku. Pero oh, ganda. Lumagpas ka, boy. May masyado TP kang over. Mm-hmm. Ano hero ni Kuku, Pak? Ito po. I don't care, MMR. ID. Ang dami ko na nakikita ang ADC MMR yung pangalan sa Philippine Dota eh. Mga kagaguhang pangalan na ginagamit. Abang dito naman sa may taas. Ang laki nung pakinabang. Ayan o. Empower lang. Empower is the key. Para dito kay PA. Pero lifestealer dun sa baba, masyado nabibigyan ng farm. Mm-hmm. I mean, expect mo naman. Mm-hmm. Kahit na may katapat ka namang na isa lang. Tingnan mo, iniwan na nga. Sa sobrang confident din na makakapag-lane naman yung lifestealer dito sa baba. Iikot na. Earth Spirit.
Ngayon, shout out kay Calbs na nanonood ngayon. Thank you so much for watching. Game 2 pa lang. Game 2. Masyadong mahaba yung break. Masyado silang na-late. Gusto yata talaga nila inisin yung magpa-PUBG mamaya eh. Para wala ng oras sa PUBG. Alright. Oops. Third Spirit, tumulong na dito sa gitna. Ginurungan pero kulang yung damage nila. Kaso ito ay yung hindi man siya behind, patas pa rin eh. Patas pa rin. Dominic Pastor. Uy, yun. Nakuha yung Dibiro. Masakit pa naman ang base damage na ito. Uy, nag-miss. Lang. Sayang naman. Masakit sana yun eh. Mm-hmm. Although, we're almost reaching the 5-minute mark. Wala pang casualties. Wala pang first blood. Makabote na to. Level 6 nung Shadow Shaman, doon natin makikita eh. Mm-hmm. Shadow Shaman siya. Level 6. Oh. Tapos si Ember level 6 din. Basta antay natin level 6. Tap, medyo masakit na yung haras kay ano. Kay Gabi, kaso na ako. Uy, nahuli! Napaakyat! Yun lang, wala nga yung follow-up na pang-cancel na titer. At least, sisigure naman yung bounty din sa baba. Nako po, teams! For first blood, makukuha pa dito ni Jokam plus bounty runes. Ito bounty rune nakuha nila? Tatlo. Isa na nakuha ng TNC. Si EU lang nakuha ng isa. Ito naman sa taas. Yeah. Finals na to, yes. Grand finals. Best of 3. Watching from Singapore daw, sabi ni Ben. Yeah, so, sa mga kaibigan din natin na nasa Thailand na nanonood ngayon. Ayan, oh, salamat sa suporta sa TNC. May nakita kasi ako nagpost sa Lupon eh, na nagtatrabaho siya sa Thailand. Nandun siya sa mismong arena. Pero paalala lang mga boss, best of 3 po etong serye natin. Game 2 pa lang. Ang tanong, makapag-force ba ng game 3 etong Boom ID? Mm-hmm. Or TNC, sila yung maglilift, mag-hoist nung Predator League na shield. Mm-hmm. Ay, nakita ko na nga yung trophy nila, diba? Parang pang shield yung itsura. The Predator League shield. Mahirap din i-harass out of lane itong Dragon Knight na to. Sobrang tanky, may Dragon's Blood level 2. Plus, yun, meron ng Dragon Tail. Plus yung fire. Nakabang na lahat ng mga item na bibili niya. Drums, tapos Blink Dagger. Tapos paglabas na tatapusin niya yung Magic One. Si Magic One. Rolling Boulder. Oh, the slow. Ay, wala nang reward. Patay pa yata ito eh. Oops, tago. But then he will be taken out. Nahuli dito. Diyos ko, si EU. Natatluhan ka dyan, boy. Napalubog pa. Oh, this is not good for TNC. Eto na naman sila eh. Yung weakness nila. Tulad nung game 1, yung early. Ay, parang dito na yung Ember Spirit. O, Ember, baka susunod pa to. Tunay na kaibigan. Ang tanong, may haabutan pa ba siya? Mamatay na to. O, yung kapatid mo, tatawin mo. Yun. Kailangan lang makombat yung aggression ng Boom ID siguro dahil sa... Ayan, dito nga, umigot nga si Armel sa kanyang Ember Spirit. Pero, since naiwan mo kayong mid, may konting haras na mapupunta dito. Pag iniwan mo kasi yung mid, makakadalawang Nether Blast siguro. Yung pug na dyan. Kung may mana lang pa to, naku, baka... Tatlo pa. Sakit na yun. Pag binalikan mo, kalahati na yung buhay, pero Dragon Form na-commit dito at makukuha nila yung Tori agad. And medyo, this is not good for TNC. 2K net worth lead. Medyo similar nga sa last game na ganun yung laro ng Boom ID. Sa laning stage pa lang, sobrang aggressive. They make these rotations, patay-patay yung mga iba. Tapos napupush yun yung importante. Pero long last game, nakita natin apat yung napush na ng tower. Pero after nun, medyo naging stagnant na. And nawala yung momentum nila. Bumawi si agad yung TNC. Sit back, relax, and passive farming lang. And eventually... Wala pang damage yung TNC. Ito pa yung kulang nila eh. Wala pang crit dito. Si TA. Kasi ito, pagtutulungan lang nila muna yung stack na pin repair para sa kanila. I mean, at least just to inch towards the 2K net worth lead. Top 3 sa net worth natin mga sir. Galing dito sa side ng Boom ID. Ang problema lang kasi sa Boom ID kanina, hindi nila na tuloy-tuloy eh.
Natuloy-tuloy nila yung lead nila, na-maintain nila yung momentum. Wala, naunahan din sila ng TNC. Fortifications, pin-up dito sa side ng TNC. Baksak pa rin yata yung bottom tower na tier 1. Malapit na. Ano? Pero kami na may spotted dito. Oh, this is not good. Teams! Oh, no! Bakit? Yun lang, Dream Coil. Pero patay pa rin dito si Teams eh. Mm-hmm. Wala din follow-up, hindi nila magugo yung pugna. Nag-Dream Coil si Kuko pero di niya rin natulungan. Ayan na nga, tier 1 tower dun sa baba, bagsak na rin. So, dalawang tower na ang wala dito sa side ng ano, ng TNC. At malapit na mawala na rin tong Shadow tier 3. Shaman, wala pang level 6 kaya di pa sila pwedeng, di pa sila makakuha ng objective talaga. Yun na yung unang power spike na makita natin from TNC. Yung Serpent Wards. Kasi sila, Ward. Pwede na silang gumawa ng sarili nilang moves kapag ganun. So, naku, DK, dumalaw na rin dito sa mid pero mukhang... Available yung Dragon Form. Pwede na naman... Oh, tatlong tier 1! Makukuha na agad ng Boom ID! No. Really quick. In quick succession, mga sir. Mga less than 5 minutes. Mga yun, 5 minutes, yung 5 minute margin. Tatlong sunod-sunod na tore. 9 minutes. Wala na kayong mga tier 1 towers. Okay, so far naman... tatlong cores ng ano ng Boom ID leading sila sa network. 3k pa yung lamang nila dito. Tapos makukuha pa lahat ng mga bounty rune itong hindi yung ano si Armel pala nakakuha ng isa. Bilis Midas na agad yung life stealer. Midas tapos Radiance. Most likely. Pero ito yung maganda kapag ano ko leading ka sa early. Medyo open pa yung item progression mo. Syempre you have that you know Midas. So, nag-iisip ka muna yun. Ano bang bagay sa game na to? Pwede ba akong mag Radiance? Pwede ba akong mag SNY? Armlet? So, yun but for now, yung Lifestealer kasi gusto niya siguro, nag-anticipate din siya na medyo mahababang laban kaya nag-Midas siya dito. Mm-hmm. Plus yung Radiance mamaya para makakatulong din sa pagpa-farm. So, 10 minutes. 1 to 5, 3k net worth lead sa Boom ID. Tatlo! Tatlong objective. Nasa kanila ngayon. Nasa kanila din yung alas. Level 4 pala yung Shadow Shaman. So it's going to take a while para dito kay Teams na mag-level 6. Magbablads muna tong si PA. Farm with Blur. Pero kita, may wards sila to eh. May ward yung Boom ID dito. Alam nilang mag-take yung stock. Yan na naman. Nang iinis lang. TNC, what's their next plan? Para at least makabawi man lang. Ito talagang kailangan nalang hintayin. May nakita ko nag-rolling boulder yata dun. Ano? Inukulit lang yung stack. Inikutan eh. Radiance Middle Tower is under attack. Oh, the Dream Coil. May so, RP backup dito ha. Kaso may Earth Spirit dyan! Oh no! Skewer out na lang. Bale, wala yung Dream Coil dun. TNC, they're on the defensive. Ako, nag-golden. Oh, this is not good for Kuku. Takbo na muna. Sobrang defensive ng strat ng TNC ngayon ah. Lay, grabe kasi yung pressure pa rin na na-apply nung Boom ID dito. Naman DK pati Pugna, baka naman, baka hindi niyo ma-push. Diba? Bagsak ulit. Like 12 minutes, apat na ito na, apat na tore. Kanina game 1, apat na tore din 'yun. Oh no. Napag-rage. Ito, merong shrine. 5-1. PA, naka-bloods na. Medyo na-identify niya kasi na medyo mahirap. Ano, kapag mag-Battle Fury pa kasi ito, hindi yata tatagal yung Rekha. Oh, Kuku! Saan yun? Yan, dyan. Lang. Sa may shrine area nila. Aether Lens pa yung Pugna. PA, ito na muna yung silver lining sa TNC. Na panghahawakan nila yung PA na nakakapag-farm. Nako, mag-anak. Patay itong Shadow Demon na ito. They need all the kills they can get. Okay na yun. Importante na yun. They have to be desperate for kills. Desperate for farm. 4K net worth lead para dito sa Boom ID. Again, katulad nung kanina, may mga namamatay na naman na isa-isa dun sa side ng Boom ID. So, actually, around this mark, nakita nga natin 4,000 gold lead. Ganun din yung nangyari kanina. Sa Boom ID, kanina. And sa, I think same na same. Two towers din sa isang side lane. Isang tier 1 tower, isang tier 1 tower na wala. So yun yung game plan ng Boom ID. And for now, tingnan natin kung kaya gagawin nilang nila. I-maintain. Kung gagawin nila is mag-sit back and farm or ito, mag-a-apply pa rin ng pressure. Mukhang mag-a-apply pa rin sila ng pressure dito.
the more kills na ibibigay dito ng TNC, the more na medyo alanganin sa kanila tong game number 2. May napalubog na naman. Teams nakuha ni Jokam. Diyos ko, buyback agad dito si Teams. Eto na. Napatay na RP. And they will take down 2. Yung DK pati yung Life Stealer. Consolation prize na lang muna. Ito na naman yung magic na pinag-uusapan natin pagdating sa TNC. Nako. Oo, eto na to eh. Yung sabi nga natin, di ba, iba-iba yung secret weapon ng TNC kada game eh. Kumbaga, meron iba na si Miracle yung secret weapon. Meron iba na si Ramses yung secret weapon. Yung TNC kasi, iba-iba. Minsan si Armel yung secret weapon. Minsan si Gabi. Minsan si Kuku. No, but PA, mag-going for the Desolator after netong, after nung kanyang Bloods. Tiyan mo nga yung talent niya nga level 10. Di ba yan yung may... Taba? Yan may damage at health. Yung cleave, it's either cleave or lifesteal siya sa level 15. Kasi nag-vlad siya dito eh. Tapos meron pa silang... tama. Cleave yata kukunin niya. Cleave yung kukunin niya dito. Kasi hindi siya mag-ano ngayon eh. Mag-battle theory. Hindi na siya depend, hindi na siya magiging dependent dun sa... Para hindi na siya gawing maging dependent sa empower. Sa empower lang. So, 4 to 7. Mag-breakdance yung lifesteal. Bounty runes na naman, 3-4-1. Isa lang na naman yung nakuha ng bounty rune dito ni Kuko. Ang mangyayari dito, yung Boom ID, may time limit sila. Mm-hmm. They have the time limit. Kasi it's a PA. Sooner or later, kaya na kayong punitin yan eh. Yung PA kasi, kapag umabot medyo na late, maganda na mag-play from behind siya. Mm-hmm. Na okay lang. So for Boom ID, push na nila nang i-push. TNC naman, kailangan nila i-delay yung game as long as possible. Pero ito, dalawang tier 1 tower, makukuha ka agad ng TNC dito. Akaso may nag-go dito. Ako, disruption. Uy, nako po. Clip dito, naman dito talaga. Kasi nag-silence siya eh. Oh no. Uy, nakatakas pa. Magpapapatay yung... No, patay pa rin si Gabi. Clip naman talaga kasi nag-blood siya. It doesn't matter kung merong Magnus. 'Di ba? Para hindi na siya dependent dun sa empower. Kasi kung nag-battle fury siya, life steal yung kukunin niya na talent. Pwede. Pero ano pa rin yung depende sa kung situational pa rin kasi, yeah. 'Di ba? Kung gusto mong mas sustain sa right click mo para makapag life steal ka, pwede ka mo ayung cleave. Pero kailangan yata, kailangan ma-defend yung tier 2 tower dito. Medyo importante to. Last na to na tier 2 nila. Exposed na yung tier 3 nila. Naku po, napatay pa ulit si Teams. Oh, this is not good. Gustong-gustong tapusin agad to ng Boom ID, ha. Gustong-gusto nila gumame 3. Naku, eto. Parang gumagawa sila. Parang kulang yung mana na ito ni Armel, ha. Mamamatay ba? Ang ganda ng dodge niya dun sa... Slide to fist. RP. Teka lang. Oh, sakit! Oh, no! Yun lang, nahuli pa. Patay pa siya dito. Oh, this is not good. Medyo mas umubra na yung early good. Pressure. Oh. Na hindi sila nag-sit back and relax. Tinuloy-tuloy na nila. Magre-radiance pa dito yung life stealer. Naku, nahuli pa! Si EU! Wait. Yun lang! Patay din siya. Tier 2, wala na sa gitna! Grabe! Grabe yung early pressure dito. Nag-work! Dream Coil! Naka-rage dito yung lifestealer, ha? Napuntang right side din na nakita. Alis na agad! Blink Dagger na para sa DK, TNC. Time is of the essence. Ako, ito na naman. Mahuhuli yata itong pugna na to. Time is of the essence, mga sir. Pag yan, di pa nila napatay. Ewan ko lang. Pero maganda yun, 453 gold. Kaso nga lang, ang kapalit nun si Kuku. Mm-hmm. At nabigay din yung gold dun kay Lifestealer. Yun lang. So, agad-agad din makakapag-radiance na yan. Sobrang bilis na. Pero, konti na lang deso na itong si PA. Pag naka-BKB na to, yun na yung next na makatulong. Kasi yun, dagon nga ba naman din itong pugna na to. Mababurst lang itong yan na naman, no? Ayan na naman sila. Ginulungan na naman si Teams. Diyos ko po, Teams, mamamatay na naman dito. And the RP. On to 2. Skewer na naman mga sir. Pero kinulong nila dun sa taas. Sinipa yung DK. Papapatay nila dito si Jokam. And dito na si Armel. Si Ring Chains. Eto pa ngayon. Napalubog.
Live Stealer with the rage out. And they're out. All right. Support para sa support. Mm-hmm. Radiance up na lang. Palitan lang. Para to may blink na tong si FBZ, pwede na siyang mag-initiate. Mm. Para yung ward dito medyo MVP para sa TNC din. Nakuha na lang kailangan nilang vision for that fight. Mukhang hindi pa at sa makakapag-deward dito. Nako, meron ng Deso. Mm-hmm. Pero BKB, yun pa yung kailangan nito. Kaya makita mo sobrang rush na siya magpa-farm. Kailangan niya yung BKB na yan, otherwise hindi siya makakapalag din sa fight. Unless magandang control ng TNC. Kaso kasi dagdagan mo ng ano, ng Radiance. Lagi nila yun una si Teams, yun yung problema eh. Yep. Wag lang ma-late game, wag lang nila i-late game nga. Kasi pag nag-late game, at least hindi wala pang tier 3 na natatanggal sa TNC. Wala, medyo yung pressure level nasa siguro 20% pa lang ngayon. Kasi alapat tier 3. Yung TNC, nag-group up na sila dito ah. Pag nahuli nilang tong live stealer na to, malaki yun. Wala pang TP yan. Ayun na yun. Naku, na Earth Spirit lang yung nahuli. Makapag-silence low pa. Uy! Naku, yun lang! Na-DC! Sir? Saan yung minawatch game natin? Ito. Ayan, si Joma. Yun! Nyari! Bayan! Bayan! Uy! Ano naman yun? Hindi ako salanan yan! Bayan, Eugene! Sabutahin naman eh. Sabutahin ni Eugene eh. Sinasabutahin tayo eh. Bayan! No, ayan. No broadcaster mo lang. Tapos si net worth natin. Mm-hmm. Alright. Crimson Guard. Yun lang, Crimson Guard na yung Earth Spirit. Bayan, uy. Crimson Guard na yung Earth Spirit. Para medyo malapit-lapit na ng konti yung BKB ng PA na yun. So, yun rush na, yung... na rush talaga. For Protect 1 na lang muna. For Protect 1. Na-accelerate na talo yung farm dito ng Lifestealer. Magmamata yung sunod niya. Pang-dispel lang ng kung ano. Tapos, ayun, movement speed sa Yasha. Yung maganda rin. Stats, not bad. Masakit. Oo, 7K yung lamang dito ng Boom ID at 20 minutes. Blink Dagger for Kuku. Magsusmoke sila mga sir. Na parang nag-drawing na ng line yung DK dito. Sabi niyo, dito kayo, oy. Dito yung TNC. Pop na ng Dragon Form, oh. Alam pang Dagon, yung Pugna. Level 2 na yan. Naghahanap pa rin sila na pwede silang gumawa. Oh, this is not good. Malapit na matapos yung smoke. Medyo ineffective. Si Eo ata yung makakapag-break ng... Ay, si Kuku! Naku! Sabi ng haba! Dagon! Ay, naku! Maybe siya galing dun sa taas ba? Sa top lane, papunta dun sa shrine. Tinimingan siya eh, na-timingan siya eh. Magro-rush pa tali yung bumaydi dito. Naku. Ages advantage for the Indonesian. Sabi nila, we're not going down without a fight. Bubugbugin namin kayo. Game 1 was just a fluke. Kaya ganun sila. Almost 50%. Yun lang yung medyo... Ang tanong dito, makakapag-contest ba yung TNC? Napansin na nila, wala sa mapa. Wala sa buong mapa yung boom. Wala din silang vision dun sa part na yun eh. Wala din silang vision. So, mukhang free rush. May bibigay na lang kay Bumay dito. Pressure na lang daw sila sa baba kama. Pero pag natingin, hindi pa nilalapag. Kung mananalo man ng TNC dito, like, circus trick na naman. Ganun sila eh. Pag coming from behind, circus trick yung makakapanalo sa kanila. Circus trick? Magnus? Oh! Sarpy! Oh, where's the... Oh, wait, what? Takot siya mag-RP. What just happened? Walang RP! Wala din kasing follow-up. Ando na yung pako, ando na nga sa lobo. Pero naku, makukuha pa yata yung Aegis. Lang. That just cost them a Magnus. Ang ganda sana, kapag nakaposition lahat yung TNC doon, siguro hindi lang nila na-expect na nandun yung mga iba. Huge, nag-frame drop tayo. Lag daw masyado. Nopey daw, sabi ni Eugene ha. Si Eugene na nagsabi, hindi daw frame, walang frame drop ha. Mga sir, nilaloko nyo naman kami, sir. So, si Eugene, beast mode. Beast mode. Ginagalit siya ba? Nagagalit sa'yo, eh. Kaway ka ba, Eugene? Kuko dito, 0-4. Kanina, 0 death siya kanina nung game 1. GG push na siguro yung pag-asa ng TNC dito. Kung gusto nilang bumawi.
May Aegis advantage na dito si Bumaydi. Makakapag-deward pa yung Bumaydi dito. Yan o, di na daw gumagalaw o. Oh. Ewan ko, baka sa internet niya yan, boss. BK, ayan na, BKB na. Yep. Baka eto, eto. Pag hindi, pag natalo pa sa mga teamfight yung TNC after netong BKB, malabo nang manalo sila. Kailangan lang mapili na rin yung magandang clash. Sa lugar tsaka sa oras. Yan na, BKB lang, BKB lang. Basher na rin yung susunod na item ng PA. Nandun na, oops, pug na. Nandun sa may taas, sa TP, na yung Earth Spirit. Uy, kita na ng DK. Kita na sila. Spotted na ng Bumaydi. Pero medyo dumitikit na yung TNC dito sa side na to. Ayun, smoke nga. Smoke yung ginawa na. May sakay yung Earth Spirit. Not to mention, may, ayun nga. Crimson Guard pa. So, manindigate mostly yung damage dito na madideal ng TNC. Manta na rin na yung Lifestealer. Nako, PA yung mga kaano. Run. Ayun na. Magnus. Naupo, nahiwalay. Nahiwalay sa tropa. Kita siya dyan, no? May ward. Kita siya dyan, ha? Ano na yung pug na? Ayan na. Nako po. Nako. Di pa nakuha. Di niya pa kinuha. Patay pa yan. Electric. Wala. Electric. Yun, no? Parang electric ni Axel, oh. Yun. Pero nakapaglapag ng vision naman yung Shadow Demon dito, which is maganda. At least kita ng may papasok or lalabas ng top jungle ng TNC. Pero Bumaydi. Tinatawag na electric ni Axel. Magbi-BKB din yung Ember Spirit. Meron siyang Maelstrom. At least pang clear out na rin ng pabilis ng clear ng Creep Wave. Twice to beat pa TNC. Well, technically. Technically, ngayon, everyone's twice to beat. Say best of three. Best of three. So game 2 pa lang at parang makakapag-force yata ng game 3 yung Bumaydi. Mukha nga. Pero I think ayan na. Yung RP ah, baka kailangan talaga nila yung RP. Yung bilis nila kumuha ng Tori oh. Baka naman. Abang-abang na lang, pero pumasok na. Pinasok na. Ito na yung BKB, mga kaibigan. Gagamitin ba nila yung RP? Serpent Ward na gamit. Magnetize will be used as well. BKBs will be used. Pero naku po, mamamatay isa dito sa side ng Bumaydi. And Furbian taking down AU. Armel, papalag ka ba? Papatayin niya rin dito si Mikoto. Bye back agad si Kuko, mga kaibigan. Punit si Jokam. Three heroes down sa side ng Bumaydi. But TNC cost them two buybacks. Triple kill kay Furbian. Papatay si Teams. At yung DK, kukunin din ni Armel. Eto na, Lifestealer. Anong gagawin mo? Yayariin pa yan. Oops. Abol. Kukunan dyan. At tap up yung Aegis. Eto na. Full team wipe ba to? Eto na yung TNC, mga sir. Oh, na-silence. Oh, na-silence yung kuya mo. Patay ka ba? TP na yan. I-TP mo na yan. Apak. And Gabby. Oh, Gabby with a dominating streak. TNC. Naligtas nila yung tier 3 nila sa top lane at basher na agad yung PA. Magic. Eto na yung TNC. Tinapinapisa na namin at Circus Trick at yung Miracle na hinahanap natin sa TNC. Hindi nila alam sino secret weapon kaya di nila alam sino uunahin eh. Diba? Di nila alam kung sino yung secret weapon. Akala nyo Magnus yung secret weapon namin? Nope! Pero maganda na isolate yung laban dito. Yung si AU, hindi siya nakapag-RP doon. Kasi na-silence, tapos naubusan din ng mana. Yun na yung problema. Ayan. TNC. Pero partida. Kumapalag. Hindi pa nagagamit yung RP noon. Nakapalag na sila. Rush naman, timer next. Wala pa, matagal pa. 2 minutes 45. Makulit kayo ha. Oo ha. Ang kulit-kulit nyo eh. Nawasak sila sa PA. Oo, pero eto, DK mag-halberd. PA pupunit, BKB, eto na si Armel, Diyos ko, may rolling boulder mga sir, pero papatay nila si FBC, TNC naman, kami na naman, ito! Di
na-delete! Na-delete mga boss! Eto pa! Double kill kay Gabi! Ginalit niya si Gabi! Oy! Gabi Concepcion! Oh, na dominating streak para kay Armel! Ginalit nila si Gabi Concepcion! Ano na nangyayari? Oh. Yun? Ano yun? Ano? Ano? Sagot! 1.3k! 1.3k damage! Seryoso boss! May 3-cup mo! May 3-cup mo! May 3-cup mo! Oh, di umabot sa may 3-cup, sayang! Pero grabe si Gabi dun! Galit! Pinunit niya! Pumalag yung TNC! Abyssal Blade yung next ng PA! Sakto kasi naka yung power shot. Tapos kinuha niya rin yung minus 4 armor corruption. Armor corruption plus din siya. Oo, deso. So sakit talaga nun. Ang sakit talaga nun. Grabe naman. Armor corruption plus deso. Oy. Punit. Ayan, isang team wipe. May, oh, mayroon pa silang Serpent Ward. May, meron pa silang RP. Hindi pa nagagamit ang RP at tier 3 palaksok na. Ano? Nauna pa sila mag tier 3. Grabe naman nauna yun. Nauna pa sila mag tier 3. And what? Anong RP? We don't need RP. Just W, E. Ay, W. Empower ka lang, men. Anong item dito sa... Ayan. Ay, wala pa. Tamang taga-ilang sa Gedli. Tamang taga-empower lang. Tamang RNG lang. Grabe naman yun. Nice coup de grace. Grabe si Gabi doon. Ito, Abyssal. And magsusmoke dito ngayon yung Boom ID. After nun, they led. I think Boom ID has led as much as 7K. Yeah. Pero nabawi ng TNC. Ito, 4K. All the way to 4K, mga sir. Ayan na, kinakabahan na. Ito na. Ayun, no. Yung Mariana strength, oh. Teams, kailangan niya mag-ingat dito. Pwede siyang kunin. Lumabas siya dun sa Earth Spirit. Nakapag-tipi naman na lahat. Uwi na. Pero si Gabi makakabasag ng Tori dito sa may top lane at makaka-uwi na rin siya, mga kaibigan. We are the champion. Ayan, no. Ganyan pala si Gabi pag naka-rage. Rage mode si Gabi. Pambira. Ginagalit niyo eh. Ano ba? masyado na. Sabi niya kasi, hindi. Isang kamay lang kasi gamit ko eh. Sorry. Hindi yung ginagamit niya sa kabilang kamay. Hindi, click-click lang siya sa skill. Mag-dagger, click niya lang yung skill. Magamit ang item, click niya lang. Pero sabi niya, I have to use my left hand. Roshan timer, 1 minute and 7 seconds. Ayan. Atin lang, Aegis and Cheese for TNC. They could end this game. Lapit ng Assault Cross ng Lifestealer, ah. Ayan, nakabild na. Hatid na lang. Game 2. Game 2 na to, mga sir. Panalo game 1 TNC. Sakit bigla nung right click nung PA eh. Liberty. Punit yung DK eh. 3 hits yata yung DK. Natiyam ko, 3 hits or 4 hits. Ayun, more power. Christopher! Shout out sa'yo. Nag-smoke yung TNC dito. Pero afford na niyang bumili ng ano, Abyssal, ah. Ang Abyssal. Uy, yun. Binibait. Naglalaro ng apoy. Pero sa sobrang bait mo, nakast mo yung RP. tapos na yung time limit. Tama yun, tapos na yung time limit. Ayan, wala na. May time limit ka talaga if up against sa PA Magnus. At dagdagan mo pa ng Ember Spirit. Ng Ember Spirit. Diba? Time limit, mata-time limit ka talaga dun. On paper kasi, late game, mas maganda talaga yung sa TNC. Mm-hmm. Mukhang ganun na nga, mangyayari. Ayun na. Wait lang. Oop, double damage. Ay, haste. May gem na rin dito, si Embe, ay si Earth. Ayaw lang nalang may control talaga sa mapa yung vision game ng TNC. So, linkin na si Kuku. Linkin. Pag nakakuha niya ng magandang block, lagay niya sa kakampi niya or what? Okay yun. Shout out kay Jericho. Wala kasing ka-pressure. Wala dong ka-pressure from Singapore. Si Mark Neal nanonood ngayon. Blink dagger next para kay Magnus. Sa smoke ulit sila. Oh, Abyssal. Oh, the Abyssal. Oh, hindi spotted ng ano to. No. Ng Boom ID. Smoke. Eto yun, dinruingan na nila. Mga sir, yung mananalo dito sa teamfight na to, pwedeng sulohin yung Roshan. Mm-hmm. Pero in terms of buyback, naku, maraming may walang buyback ah. Ayan o. DK lang yung may buyback. Pero DK malapit lang. Na yung kay Shadow Demon. Shadow Demon. Naku, I think diretso na naman nata ito sali dito sa mid. Finals na, yes! Grand Finals na. Pag nanalo TNC dito, champion na sila. Ayun na, naku, nakakabang. Ayun na, nagkakambahan mga sir. Turn. Oh, turn. Turn kita, boy! Turn. Oh, no!
Oops, ito. Rolling boulder out. Maghahabol ba sila? Wait lang, TNC. Medyo watak sila dito ha. Kaso nga lang, papalag. Papalag si Armel. BKB, pinap dito mga kaibigan. Mamamatay Earth Spirit. Wala na sila magnetize ngayon. And now, Kuko with the Dream Coil. Catching out the Shadow Demon. Ay, naku, Kescute. Namatay kasamay ni Gabi. Mamumunit na naman yung PA. Ginagalit nyo ako! Ginagalit nyo ha. BK, ayun, ako po napapag lahat. And Live Stealer. Patay ba dito yung Live Stealer? Pumapalag. Yule Scepter. Ito na yung Rage. TP ka na lang. TP na lang yung magagawa mo dyan. TP ka na lang talaga, boy. Down basher! All the bash! Hindi ka makakawi. Oh, unstoppable streak. Only si Teams lang. Dito. Si Teams lang yung casualty nila. Pug na naman dito. Habulin ni Kuko. Glimmer Kid gagamitin. TP! Gabi! And a godlike streak. Ginagalit nyo talaga si Gabi. Grabe naman. Baka siguro habang naglalaro, kinindatan ng isa taga Boom ID si Gabi, no? No? You know? Galit na galit. Ginanunan siya, oh. Ang tigas pala ng DK, eh. Walang matigas sa deso. Oy. At armor corruption ni PA. Oh my God. Dalawa yung nag-buyback doon, Shadow Demon tsaka yung DK. Oh no, may Life Stealer by buyback ka. Pwede pa nila i-force yung buyback ng Life Stealer para one for the road. Pwede. Diretso na siguro mid dito. Kesa ni Iwan. Kamalas-malasang bash talaga yun. Grabe naman yun. TV na ako. TV na talaga yung magagawa niyo dun eh. Wala na siya iba eh. Pati hindi pa, ay, pa ginagamit yung RP. Guys, huwag nyo na isip RP. Anong RP? Nag-fake siya ng RP. Ano talaga alam ko eh. Si Ayo kanina. Anong bang RP na yan? TNC, we don't need RP. Abisal na lang. Basher lang, okay na. Oh, pero ito, pinasok na. Ano? Papalag ba yan? Nakakapag-bank out naman. Ayan. Galing talaga mang bash ng Pinoy. Number one talaga yun. Ayan. Shout out kay Par Pesto. Festejo. Ayan. Gumag-gangster ng lima. Gangster sa lima, pero shrine muna yung kukunin dito ng TNC. They have the ages and they have the cheese. From 16.5 to 2021. Ngay. From 6:15 pala, ayan. No need RP, no need na daw. Sobrang mobile din kasi yung mga heroes ng TNC dito. Sobrang lalikot, ayan. May pack, may PA, may Ember. Diba, may Blink Dagger pa na Magnus. Not to mention, ito, yun nga, maramit na yung Blink. Tapos may Skewer din pa yan. So, sobrang likot talaga. Sobrang dali talaga makita itong Lifestealer na to sa laban na to. At ito, pinipilit niya na lang dito yung top lane. Kailangan niyang i-push out to mga sir. Siguro kung hindi PA yung kalaban niyan, ako nag-basher na yan. Nag-basher, Nag-abyssal, sorry. Abyssal. Kasi kailangan niyang ma-lockdown talaga yung isa dyan. Medyo... Ano ba next item ng Life Stealer? MKB. Para sa PA talaga, ayan. Ito, naka-octarine core na nga din itong si Armel eh. Not to mention, isang malaking power spike for, Magnus to. Magnus. Eto, dito na daw. One... DD! PA with a DD. Oh, no. Eto, ah. Target spotted talaga, mga sir! Target spotted! Eto pa, may nahuli. Patay na agad dito si Jokan, pero naku, buyback, kinumit na agad. And fortifications will be popped sa side ng Boom ID. Ito na yung Serpent Ward gagamitin. Life Stealer, nakapag-rage. Ito may pinasok! Gabi! Mamamatay dito! Armel, naku po! Wicked Six Streak! Makakapatay! Dual Dream Coil! And Gabi popping the BKB. He doesn't care. No regard for human life. Grabe naman yun. Milirax, mawawala na kagad. Wait, ang plano nila dito? Feedback? Pick back. Pick. Pwede sila mag-pick back. May mga ulti pa naman sila eh. May RP pa naman sila na pwedeng gamitin, di ba? Shoutout nga pala sa 2.1k viewers natin dyan. Hello, sobrang hello. Hype yung laro. Ayan. So, swerte ng mga nanonood ah. Bakit hindi ganyan laro na TNC sa majors? Hindi ko rin alam. Maybe ngayon lang nila nakita yung sync, no? Yeah. Kasi di ba, after nung Chongqing, nag- qualifiers agad sila sa Dream League. So hindi pa nila siguro kasi may dami ding changes siguro din hindi nila nakalaro si Kuko for a while, 'di ba? Ayan. Medyo nakakala... Makakapatay yung minimin ko, guys. Makakapatay. Ayan, hindi mapapatay, makakapatay. mali lang yung nasabi ko kaso nga lang babagsakin na nila dito yung mid lane na Barrax. Pwede na sila sumugoy sa baba kung gusto nila, oh. No, ako Dream knows, you know, Ags kay Kuko. Ayan. Ags kay Kuko. Eh, tagos na yan sa ano. Dream Call, tagos na yan sa ano. Tagos na sa BKB. Ay, yung mga mukha nila, oh. Grabe. Walang, nasa na yung Vicks ni Kuko sa ilong.
Ubus na yung Vicks ni Coco sa ilong, pero yun lang. Eto pa, gusto, uy, gigil-gigil sila kay Gabi. Gigil sila kay Gabi, ha? May ano pa yan, may ages pa yan. May ages pa yan. Itiyan mo kailan yung minutes ng ages. Meron silang 1 minute. Oh. 1 minute, yung ages. Oh, siningot na lahat ng Vicks para daw bigyan ng lakas si Coco dito, pero naku, satanic pa dito si Gabi. Satanic. Afford na niya, 7.8K. Oh. Naku, nagsisave na siya for the future. Tambayback niya rin yan. Maaga na makakapag-PUBG talaga. Sinabihan siguro sila, uy, TNC, tapusin nyo na para makapag-PUBG na kami dito. Basag tier 3 lang. Basag tier 3 lang dito si Gabi. DK. Nako, inabol. Wait, maybe na to. Napakutulog. Sakto lang mga kaibigan, TNC will continue the onslaught. Eto na yung Dream Coil, tumagos sa BKB. Alako BKB, kinumit na rin dito mga kaibigan. Rescued, guy, punet, RP, wow, the RP. Eto na nga, ginamit na yung RP mga sir. Sobrang high pa din, ubusin na. Na-hex pa dito yung Lifestealer. Takbo na lang muna yung manok mga sir. Pero basag na yung tier 3, pati yung barak sa may bottom lane. Bukaw. Naku po. Eto na, Vicks talaga yung power up ni Coco eh. Siningot alam na, inubos, yun secret weapon. Inubos eh, inubos yung Vicks. Oo, inubos na yung Coco yung Vicks. Ayun, binawi na yung ages. Pero wala silang pakialam kung binawi na. Satanic na dito si Gabi mga kaibigan. Oh no. Nag-rage. Galit. Uubusin. Uubusin yan. Pag naubos yan, babalik ang ka ni Gabi. Sige. No, on the way na rin na yung satanic na ito na sa courier na. Ayan na. Nandito na yung satanic, mga boss. Tambay pa yung courier na. Oh, no. This is not good. Mjolnir na dito si Armela. May ni Rolling Boulder, pero may pinunit na naman si Gabi. May Koto patay dito, mga kaibigan. Ayan pa yung Dream Coil. Magnetize gagamitin. Naku po, yung dagger, yung skewer. At naku, yung magnetize nandyan, pero may pinalubog. Naku, niligtas mo ang tropa mo. Malita na decision, boy. And four heroes down sa side ng Boom ITG. TNC! Ito na-hype tayo kasi after a while, TNC makakapag-lift ng trophy. Yun na nga. Diyos ko po, MTNC. Land win din, at least, no? At least, TNC taking the series again from the bottom. No? Ang laki din ng lamang ng Boom ID dun eh. Malaki din. Kumuntik na nila mabasag yung tier 3 sa taas. Check mo yung graph. Ayan, no? Mas malaki din. Biglang ganun, ayo. Uy, ang ingay, boy. Ayan, okay, ipakita mo yan. Yung end na scene na yan. Sige, napakita mo kasi ililip na nila, oh. Ilagbas mo na yan, Eugene. Ayan, hindi yan makaka-copyright. Ano ka ba? Sige na, go. Huwag mo lang lagyan ng sound. Oh, lagyan mo lang. Yung video lang, oo, yan. Oh, sige, go. TNC nga. Ayan na. Yung preview namin. Alright. Preview namin. Wala kaming preview dito. Di namin makikita yung mukha namin. Pero yun na nga yung TNC mga sir. Congratulations TNC. $75,000 yung masisik mapapanalunan nila. More or less like ilan yun? 4 million? I don't know. 3 million plus. Pero yun na nga. TNC. Our champions. Congrats. Predator League 2019. And siguro at kasi TNC Predator. Predator League. They made their sponsors proud. Yeah. For sure. Oo. Ayan. Eugene talaga nagdala. Ayan. Sagot mga haters. Sasabi pa yung mga haters. Sus, tier 5 team naman yung Boom ID. No? A win is a win, guys. A win is a win. Yeah. So, hindi mo pwedeng i-discredit yung ginawa ng TNC dito. Umalis si Ninja Boogie. Sa maraming nagsabi na downgrade daw si EU, but then he provided what TNC needs. For sure. Or stability. Stability talaga. Mm-mm. Ayan. So, TNC, the best talaga yan. Ayan na. So, okay na mga kaibigan. Ayun. I think dyan nagtatapos yung broadcast natin ng Asia Pacific Predator League. Susunod na tournament, ESL 1 Katowice. Abangan na lang. ESL 1 Katowice. Hindi siya minor, hindi siya major. And then sa 19 na 'yon. Sa 19. Bukas pahinga kami matutulog. Pahinga lang, all right? Oo. So, and then next yung MDL Macau, hindi rin minor, hindi rin major. Magkasabay sila. May overlap lang ng konti. Pero yung usapan, 'di ba? Tingin ko sila Calbs. Sila Calbs magco-cover ng MDL, then dito, tayo magco-cover ng Katowice. So ayan. And then after ng MDL at ESL, diretso tayo, minor major agad. Yeah. Star Ladder tapos DPC. Dream League, DPC ulit. Yung WSG ba? WSG abangan na lang natin. All right, abangan natin sa updates kung isasabay natin yung WSG kasi
ang kaya lang talaga namin i-accommodate ng mga tournaments, dalawa lang. Diba? Tsaka maraming kasabay yan. O, magkakasabay. Oo nga, dalawang makasabay. Yung minor yung kasabay ng WSG. Ang alam nahirapan na kami na ipagsabay yung dalawang tournament na umaga at gabi kasi nga kulang kami sa TD na kailangan namin ngayon. Shoutout sa mga shoutout sa mga gustong nangangarap na maging TD namin, mga sir. May mga nagsasend na. Basically, marami na eh. Sobrang 100 na yata ngayong araw pa lang eh. Basically, yung mga gusto mag-TD, kayo yung mag-ooperate ng live stream. Ito, si Eugene, yung nilagay niya yung video dito, di ba? Yan, ito, yung mga logo, kayo magpapalit. Ayan, lahat ng ginagawa niyo. Ayan, tiyan mo, pakita namin kung anong ginagawa ni Eugene dyan. Ha. Yan, lahat ng yan, ino-operate ni Eugene. Yan yung live stream natin, mga sir, makikita nyo. Ayan yung soundboard, lahat yan. Yan yung gagawin ng TD mismo. Yan yung TD. Ayan yung TD. ESL, sasali TNC dun. Di yata eh, di ba? Yung ESL and Mineski. Finorfit nila yung spot nila dun eh. Ayan. Para sa WSG sana. ESL, Katowice sa yun. Ha? Ha? May fanatic tayo doon. Fanatic. Alright. So, ayan. Ayun nga mga kaibigan. So, again, by March, kakailangan din namin yung TD. Kaya, ayan. Kung nakita nyo yung PC doon, yun yung kinooperate ni Eugene. At mag-obs din kayo sa Dota. Pinapag-obs din namin yung TD namin. Kaya, guys, that's it for our coverage ng Asia Pacific Predator League. That's one hell of a tournament. Tatlong araw din yun. In behalf sa lahat ng nandito, kina Kuya ni Kelo, kay Eugene na nagtitid ngayon, sa mga casters, kay Rain, kay Calbs, kay Dan, kay Herbs, and of course, Nate and General Tuna, we're signing off. So once again, we're